Mga kaibigan, dalawang dating mayor ang lumantad at parehong nagsalita sa kailang mga naranasan na di umano'y harassment sa nakaraang administration ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa po dito ay ang controversial na mga mayor talaga ito. Iloilo City Mayor Gabe Mabilog at Cebu City Mayor Tommy Osmeña. At talaga hong kakaiba yung naranasan nila tungkol sa nakaraang gobyerno. Pakinggan ko sa inyo, parinig ko sa inyo yung ilang porsyon ng kung paano naging masyadong emotional si Mayor Mabilog dahil nga po sa kanyang naranasang hirap ng buhay at marami pang iba. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng iba. Grabe, naiyak mo talaga. At mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Hindi na napigil. Yan o, talagang, lubusan. No? Sa harap po ng public hearing ng Quadcom. Okay? Yan po sa camera. Public document po yan, public record ang mga nangyayari dyan. Kaya hindi pwedeng sabihin na ito ay fake or kung anuman. Ang sabi po ni Mayor Mabilog ng Iloilo, siya ay inuutusan noong nakaraang gobyerno na idawit daw sa mga illegal activities itong Sinama Rojas at Drilon na kapwa mga taga dyan sa Iloilo, Rojas at Iloilo. Pero hindi niya magawa, kaya isa raw yung sitela na pwedeng kung bakit siya naharas at naging biktima ng pamumulitika. Alam niyo, sa naging takot at pangamba nitong Mayor Mabilog, umalis siya bilang mayor ng Iloilo at nagtago sa Estados Unidos ng 7 taon. At ngayon lang po nakalabas at naghayag. Kung inyo pong maririnig ang mga mahaba-habang statement niya, talaga hong manlulumo kayo. Magugulat kayo kung nagawa yan sa isang elected mayor. Paano kaya ang mga simpleng mamamayan? Kaya naman pala dun sa Committee on Human Rights ni Congressman Abante, maraming umiiyak doon na mga naging biktima ng di umano'y human rights violation. Eh kung ito nga, mayor eh, naharas ng maraming harassment kung ano-ano, ay yung pakayang pangkariwan tao. Yan po yung aking nakikita at tingin doon sa nangyari. At ito naman si Mayor Tom Osmeña. Alam mo, malaking pangalan ng Osmeña sa Cebu. Ito'y dating mayor ng Cebu City na naharas din dahil sa kanyang pagtanggi na tanggapin itong si Colonel Rohina Garma na maging chief of police ng kanyang city or city of Cebu sa probinsya ng Cebu. At dahil doon, nakaranas din siya ng mga harassment hanggang siya ay ipinasuspindi pa sa Office of the Ombudsman. At marami rin siyang sinabi na mga di umano'y sabwatan ng mga malalapit kay dating Pangulong Duterte at ng Duterte Administration noong mga panahong yun na kanyang nilabanan sa Cebu. Kaya siya ay naharas din at nasuspindi nga po. So, hindi po mga pangkaraniwang kumplenan. Hindi po mga pangkaraniwang tao ang pinanggagalingan ngayon ng mga panibagong bintang o akusasyon laban sa dating Pangulo. Mayor Mabilog at Mayor Osmeña, malaking pangalan yan sa Cebu at Iloilo. Well, kaya nga po siguro kung talagang gusto lang sumagot ni Duterte sa maraming mga akusasyon na sa kanya, dapat ay dumating siya sa public hearing ng Quad. Kasi open naman
ang komite sa kanya, pero hindi po ho nagpapakita. Hindi naman mapilit ng Kongreso si dating Pangulong Duterte bilang respeto siguro dahil former president. Pero kung voluntary makikipag-ugnayan para kanyang sagutin ang maraming ganitong paratang at iba pa, ay magiging bukas po ang Kongreso. Pero sana umatid. Although next hearing ata, ang dadalo ay si Pulong Duterte, yung kanyang anak. Dahil ito naman ay sinasangkot sa ibang kaso, kaya mukhang willing siyang magkaroon ng quick response sa mga pwedeng tanong tungkol sa kung bakit nadawit naman ang kanyang pangalan. So matitindi, hindi po biro itong mga nangyayari. Mga usaping buhay, kinabukasan, at kapakanan, karapatan ng tao ang nakasalalay. So hindi natin sinabing totoo lahat itong mga paratang na ito, pero dun ho sa pagiging emotional lang isang mayor, talagang nagpapakita yan na talagang siya'y biktima. Isipin mo, parang naghihirap siya. Sabi niya yung kawalan ng walang-wala, ibig sabihin. Nung siya'y umalis as mayor ng Iloilo, tapos nagpunta ng Amerika, 2 o 7 taon, naghihirap pala siya kasama ang pamilya. Dahil para isalba niya ang kanyang buhay at ang kanyang pamilya, nagpunta sa Amerika at humingi ng political asylum. Nabigyan naman kaya nakatira doon. Ngayon, bumalik dito para harapin at linisin ang pangalan niya. Dahil hindi daw siya sumunod o sa tingin niya, hinaras siya dahil yung mga pinagagawa daw sa kanya ay hindi niya nagawa. Ay paano naman gagawin kung kilala mo yung mga taong wala namang kinalaman na gusto mong ipinadadawit umano sa mga illegal activities? Lupit, ano? Antindi. So ano po ang inyong masasabi? Naniniwala ba kayo o hindi sa mga revelation? Mga pinahayag nitong dalawang mayor na pareho pong naging biktima at naghahayag ng kung ano ang kanilang kinalaman o kanilang nalalaman dahil napapanahon ang Quad Committee. Ito yung epekto ng panawagan ng Quad Committee ng Kongreso ng lahat ng mga naging biktima na merong mga karanasan o mga gustong ishare sa publiko at sa Kongreso ng nakaraang administration na ilabas. Ayan, hindi lang pangkarniwang mga tao, pati mga mayor lumalabas na. Kaya naman ho siguro, again, kung sana'y haharap sa committee hearing ang dating Pangulong Duterte para masagot ito, ay palagay ko mas maganda. Kaya hindi, walang makakapilit sa kanya. Nasa kanya kung dadalo o hindi. Pero open pa rin until now ang imbitasyon ng committee para siya ay humarap. Any comment, reaction? Okay lang po sa ating mga nanonood sa buong mundo at higit sa lahat, please like po ninyo. Pakilike po ninyo itong ating mga video, especially itong Mike Abe Opinions. At kung may time kayo, pakisama na rin nyo, ilike yung aking mga video naman doon sa MA Pinoy TV. Sunod na ating pag-usapan, ito matindi ha, tinawag na pathological liar. Sinungaling, nagsinungaling itong si Krasan Daong. Sabi po ni Congresswoman Doktora Janet Garin, dating Health Secretary. Kasi hindi naniniwala si Garin nang bumagsak ang blood pressure ni Ong, ganun kadali naka-recover. Pagkatapos, nung tanungin daw ng ibang membro ng committee kung ano ang ginawa, wala, okay lang daw dahil mayroong maintenance. Hindi naman kailangan kaagad ganun. 24 years old eh. So kaya tinawag niyang pathological liar. Hindi naniniwala ang doktorang kongresistang si Garin dito sa mga alibay, palusot ni Krasan Daong. Kaya tuloy nung may mag-motion na siya ikulong sa Women Correctional sa Mandaluyong City, ni isa sa mga present congressman sa hearing, walang nag-upos. Ibig sabihin lahat sila ay pumabor. Kasi nga pati yung pagbagsak ng sugar at yung sinasabing maintenance sa sugar, hindi ho katanggap-tanggap yan. Doktora si Garin, paano bubulahin yan? Alam niya ano ang gamot at kung bakit bumabagsak ang blood pressure ng isang tao. Nakalimutan yata ni Krasan Daong na may doktorang kongresista. Naloko na, nagkasabit-sabit talaga. At dahil dyan, after matapos ang kanyang first 30 days contempt sa September 26, dahil hindi niya ito pinagsilbihan dahil nagtago siya, nagpunta siya ng Indonesia, di ba? Nahuli lang at pinabalik dito. May another 30 days dyan sa Women Correctional sa Mandaluyong. Medyo ibang level yun kasi ang kasama mo doon mga convicted na. Halos convicted na po ang mga nandoon na iba-iba. Crowded masyado, punong-puno.
mas malitim para din yung municipal, city, and provincial jail. Yan hong kulungan yan. Kung gaano kasiksikan ang tao, ang kalalakihan, doon sa New Bilibid Prison, ganyan din kasikip dyan sa may women correctional sa Mandaluyong City. Eh, alam mo naman sa ating mga kulungan dito sa Pilipinas, mga local and national, pagka nakarating ka dyan, kahit under trial pa, parang pinarurusahan ka na. Sa hirap, lalo na ngayon, ang weather, pabago-bago. Init lamig, na kaya nakita nyo? Ah, si Apollo Kibuloy, sabi ng mga abogado, dumadaing sa init kasi electric pan lang. Hindi siya sanay doon. Kasi sanay yun ng 24 hours aircon kahit siya magpunta. Masasarap ang tinutulugan at kwartong pinupuntahan. Masarap ang buhay. Pero ngayon bigla siyang nakulong dahil under control na siya ng otoridad, ng korte, matapos siyang mahuli nang siya ay maging pugante itong si Kibuloy at kanyang kasamahan. Yun, yung kanyang ibang mga kasamahan, nakakaranas na ng hirap yan sa city jail kasi nakakulong sa city jail ng Pasig yung ibang kasamahan ni Kibuloy. Pero si Kibuloy, nandyan pa sa Campo Crame. Kaya medyo kahit na electric pan pa lang ang ginagamit, eh medyo iba-iba pa rin yan. Ang nakakagulat lang, eh, sabi nung abogado, eh, kailangan daw bigyan ng television, ng radio, social media, para daw may aliwan. Talaga, oh. Ano? Magkakaroon ba ng katarungan kung gagawin yung VIP, ang isang katulad ni Kibuloy? Ang tanong, VIP ba siya? Sa kanyang grupo, maaaring VIP siya. Pero sa mata at kaalaman ng taong bayan ngayon, matapos pumutok ang isyo ng sexual abuse, qualified human trafficking, at higit sa lahat sa isyo ng mga di umano'y pang-aabuso at iba pa. At yung pagpapahirap niya sa mga pulis na matagal siyang hinahanap, lalo na ng huling 2 linggo, 16 na araw na pinahirapan bago siya lumutang. Lumutang lang dahil nasukol na. Sabi nga ng ating Pangulong Marcos, hindi yan sumuko, hindi yan surrender, nahuli yan dahil napalibutan na, nakordo na, nasukol na ng PNP, Special Action Force at saka SWAT team under General Nicolas Torre Duterte ng Region 11, Davao Region. Ayan, any comment, reaction, malaya po kayo. Dito sa aking mga channel, yung pag-like lang ha, yun lang po, pakilang po, like. Subscribe doon sa hindi pa nakakapag-subscribe sa Mike Abe Opinions.